Sino-sino ba ang mapupunta sa impyerno? Sa part 1, napag-usapan natin na hindi gusto ng Diyos na ang tao ay pumunta sa impyerno. Dahil ang tao ay makasalanan at dahil sa pagbagsak ni Adan, pinili ng Diyos na ipadala ang kanyang anak para ipako sa krus, para mapatawad ang ating kasalanan at hindi tayo mapunta sa impyerno. Sa madaling salita, gumawa na ng paraan ang Diyos para maligtas ang tao. Ito ang pananampalataya lamang sa tinapos na gawa ni Kristo at ito ang bagong tipan. Ngayon, kapag ang tao po ay napunta sa impyerno, pinili niyang pumunta roon. Dahil pinili niyang tanggihan ang nag-iisang paraan ng Diyos para makapunta sa langit. Ang tanggihan, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Narito ang tatlong klaseng tao na tunay na mapupunta sa impyerno. Binanggit na sila ng Biblia na ayon sa bagong tipan. Sino ang tatlong klaseng tao na mapupunta sa impyerno? Sa pag-aaral na ito, malalaman natin ang katotohanan na siyang yayanig ngayon sa mundo ng mga relihiyon. Kaya ang malalaman mo ngayon ay isang napakasakit na katotohanan. Katotohanang masakit tanggapin. Katotohanang hindi mo akalain. Sila pala ay mapupunta sa impyerno. Magandang araw po sa lahat ng manonood. Ako si Pastor Edwin ng The Bride of Christ TV. Tara, simulan na natin ang pag-aaral. Sino-sino po ba ang mapupunta sa impyerno? Sino-sino po ba ang mapupunta sa impyerno ayon naman sa Biblia? So narito yung unang tao na ating pag-uusapan. Noong part 1, pinag-usapan po natin ay ayon sa relihiyon. Ngayon naman po ay ayon sa Biblia. Alamin natin kung sino-sino po yung mapupunta sa impyerno. Number 1, mga taong religious but not righteous. Ang mga taong religyoso ay maraming religious practices. Sila ay sobrang panatiko o deboto sa kanilang religious practices. And yet, hindi naman sila righteous. Ang pagiging religious ay hindi ibig sabihin ay righteous or you're right with God. Religious is what you have to do with your religion. Halimbawa, nagsisimba ako linggo-linggo, nagdadasal ako araw-araw, nagpipenitensya ako tuwing mahal na araw, kaya ligtas ako. O kaya, nagmi-ministry ako, kompleto ako ng attend ng service at Bible study, kaya ligtas ako. O kaya, ay pastor ako, nagtuturo ako sa church at tumahawak ako ng mga tao, kaya ligtas ako. Don't get me wrong ha, hindi po masama ang magsimba, magdasal o maten ng service at Bible study. Pero kung ito po ang basihan ng iyong kaligtasan at hindi sa tinapos ni Kristo, you are rejecting Christ's finished work. Basahin po natin. Mateo chapter 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kung si Jesus lang ang tatanungin nyo, sino lang daw ba yung papasok sa langit? Yan lamang pong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan lang po, very very strict. Yan lamang pong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kung si Jesus lang ang tatanungin nyo, sino lang daw ba yung papasok sa langit? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang na nasa langit. Yun lang po. Very, very strict. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ang tanong dito ay, ano ba yung kalooban ng Ama? Diba? Siyempre, gusto mong pumunta sa langit. Correct. Ha? Ang sabi ni Jesus, marami nagdadasal sa Diyos pero hindi lahat ay maliligtas. Hindi daw lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Diba? Yung iba nga, hindi na mabigkas ng maayos eh. Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon.
lumalapit lang sa Diyos kapag may kailangan. Pengen ng kagalingan, pengen ng pagpapala, pengen ng pabor. Sa pag-akala nila na ang Diyos ay takbuhan lamang sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon kung hindi naman ninyo sinusunod ang kalooban ng aking Ama? Yan ang sinasabi dyan eh. Sa makatuwid, there is a condition here. Yung sumunod ka sa kalooban ng Ama. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Ama? Diba? So paano ba natin malalaman ang kalooban ng Ama? Ngayon, ang importante, kung ano'y sabi ng Biblia dyan. Biblia ang tanungin natin. Hindi po ang mga pastor, mga pare o ministro ang magsasabi kung ano ang kalooban ng Ama. Ah, ito ang kalooban ng Lord. Dapat meron kang 12 para maligtas ka. Ah, ito ang kalooban ng Lord. Dapat pumasok ka sa aming iglesia para maligtas ka. Ah, ito ang kalooban ng Lord. Dapat mag-iika po ka para maligtas ka. O kaya, ah, ito ang kalooban ng Lord. Dapat sundin mo ang buong Biblia para maligtas ka. Ah, ito ang kalooban ng Lord. Dapat maging mabait ka para maligtas ka. So, hindi po pastor ang painggan natin. So, ganyan po ang religion kasi. Meron kang dapat gawin para maligtas. Sino ba ang dapat natin paniwalaan? Yung sinasabi ng pastor o yung sinasabi ni Jesus na nasa Biblia? So, tanungin natin si Jesus. Panginoong Jesus, ano po ba ang kalooban ng Ama para maligtas kami? 1 chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So ano daw yung kalooban daw ng Ama? Ano daw yung kalooban daw ng Ama? Hindi po yung pastor ang magsasabi ng kalooban ng Ama, kundi si Kristo ang painggan natin. Ang sabi ni Jesus, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sagot ng Biblia. Hindi po religion, hindi po si Baal, hindi po yung samahan, hindi po yung denominasyon, hindi po yung Bible school, wala po sa pare, wala po sa pastor, o wala po sa obispo. Na kay Jesus, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Siya yung Diyos na nagsakatawan tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. We have been His glory, to the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Bakit po siya kailangan magkatawang tao? Una, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po siya pwedeng mamatay kung hindi po siya magkakatawang tao. At kung hindi siya mamamatay, hindi niya babayaran ang ating mga kasalanan. At nang siya'y muling nabuhay, sinelyuhan ito sapagkat walang ibang paraan para ang tao ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ngayon, tingnan natin ang verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos at nagpalayas ng mga demonyo o gumawa ng himala sa inyong pangalan? So, tanong ko nga sa inyo, yan po ba ay religion? Diba? Religion siya, diba? Okay, basahin ulit natin. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Sabi sa 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. So ang tanong dito, no? Who are the evildoers in this context? Okay? Sa context lang yun, ha. Ano, sino daw, sino yung evil doers dyan? Sino ba yung mga gumagawa ng kasamaan ayon sa context ng verse na ito? Hindi sa opinion po ng pastor, ha. Kasi sabi ng ibang pastor dyan, ah, ang gumagawa ng kasamaan dyan, yung mga masasamang tao. Alam nyo, pwede kang maglagay ng generic description dyan. Pero, sino yung gumagawa ng kasamaan diyan ayon sa context na meron dyan, di ba? Doon po tayo sa context, sino yung evil doers sa context na yan. Now, you have to take note kung saan po tayo galing. Okay? Matthew chapter 7, verse 21, 22, and 23, di ba? So, anong chapter ang bago mag-chapter 7? O syempre, chapter 6, common sense, di ba? Saan po ba natin nabasa yung
kalooban ng Ama ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6. So, ano ibig sabihin ko dito? Ibig sabihin ko dito, mga kapatid, ay evildoers are those who do not do the will of the Father. That is based on context. And what is the will of the Father? Manampalataya sa anak. Ang ibig sabihin niyan, ito po ay base dito mismo sa Biblia. If you reject the Son, you are evildoers. So napakaselan po ng Diyos patungkol po sa kanyang anak eh. Ang tao pupunta sa impyerno hindi dahil sa mga kasalanan niyang ginagawa. Ang tao pupunta sa impyerno base sa kanyang ginawa sa kanyang anak na si Jesus. Okay, another supporting verse na sinasabi ko, no? John chapter 3 verse 18. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na. Ayun, no? Hinatulan na. Buhay ka pa, hinatulan ka na. Hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. O diba, parang sinasabi sa verse na yan, kapag hindi mo pinanampalatayanan si Jesucristo, buhay ka pa lang, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Eh, yun sinasabi ng Bible eh. Diba? Diyan sa verse na yan. Again, napakaselan po ng Diyos patungkol sa kanyang anak. So mag-ingat po tayo patungkol sa kanyang anak. Kaya nga, pinag-aaralan natin ito eh. So, going to hell is not the sin you committed, but rather about the Son you rejected. Ang tanong, no? Paano ba nire-reject ng religion si Jesus Christ? Okay, pwede mong gawin ang lahat ng religious activities at the same time na nire-reject mo si Christ. Pwede yun. Ang daming religious activities and yet they rejected Jesus Christ. Kapag ang isang tao ay self-righteous, means hindi si Kristo ang kanyang righteousness, kundi ang kanyang sarili. Kaya ang mga self-righteous people ay nire-reject nila yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Oo, sa lumang tipan, kailangan mong sumunod sa Diyos sa lahat ng oras para masabi kang matuwid. Yan po ay lumang kasunduan o Old Testament. Pero sa bagong kasunduan o sa New Testament, ang pagiging matuwid ng isang Kristiyano ay pananalig na lamang sa pagsunod sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ginawa ito ni Kristo dahil ang tao ay walang kakayanang sumunod sa Diyos. Again, inuulit ko, no? Ginawa ito ni Kristo dahil ang tao ay walang kakayanang sumunod sa Diyos. Nasa Biblia ba yan, Edwin? Sige, basa. Filipos 3:9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, kayo na ba yung kautusan? Sa Diyos. So, kautusan ng Diyos yan. Kundi sa pananalig kay Kristo. Linaw, no? Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. So, hindi na sa kautusan. Buhat sa Diyos na. Sa pamamagitan daw ng ano? Ng iglesia ba? Ng mabubuting gawa ba? Hindi. Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Ayan o, napakalinaw po niyan. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na ating pagiging matuwid ay hindi na po base sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi pananampalataya na lamang kay Kristo ang basihan ng pagiging banal. Kaya kung ang paniniwala mo ay ang pagiging reliyoso mo ang makapagliligtas sa iyo, you are rejecting Christ and His finished work. It is an insult to the finished work of Christ. Kung ang kaligtasan mo ay ang pagiging deboto mo sa Mahal na Nazareno, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay pananalangin kay Birheng Maria, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay nasa samahan o iglesia, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay yung pagiging mabait mo o yung pagiging mabuti mong tao, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay ang iyong ministry, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay nasa sipag at tiyaga lamang, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay ang pagiging pastor mo, you are rejecting Christ. Kung ang kaligtasan mo ay base sa pagiging madasalin mo o palasimba mo linggo-linggo, you are rejecting Christ. Kaya ang pagiging religious but not righteous will be the first candidate sa impyerno. Okay, number 2. Ang mga taong hindi na born again. Again, ang mga taong hindi na born again. Una po sa lahat, ang born again po ay hindi religion.
okay? Hindi po ito samahan ng mga Christian group, okay? Ito po ay spiritual experience. Sinabi ng Diyos kay Adan, huwag kainin ang pinagbabawal na bunga, kung hindi, mamamatay kayo. Ang tanong, namatay ba sila? So, syempre, ang sagot ay yes. Bagamat physically, namatay sila after few years, pero may namatay sa kanila immediately. Ito yung kanilang espiritu. Ang espiritu po natin ay God's consciousness natin. Ang ating kaluluwa ay yung ating self-consciousness. At ang ating katawang lupa ay ating world consciousness. Nang bumagsak po sa pagkakasala si Adan, namatay po ang ating espiritu. Ito po yung consciousness ng tao sa Diyos. Dati ang tao ay maka-Diyos, pero nung bumagsak ang tao dahil kay Adan, ang tao ay naging makasarili. Namatay po ang relasyon natin sa Diyos nang bumagsak ang tao dahil kay Adan. Kaya ang tao na dating nabubuhay para sa Diyos ay nabubuhay na sa sarili. Kaya nga ang tao ay patay, walang kakayanang manampalataya, walang kakayanang sumunod sa Diyos, at walang kakayanang magmahal sa Diyos. At dahil tao ay patay, wala rin siyang kakayanang gumawa ng mga bagay para malugod ang Diyos. Dahil sa hopeless na kalagayan ng tao, pinadala ng Diyos ang kanyang anak para ang sino mang manampalataya sa kanya ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, hindi po religion ang born again, kundi ito ay spiritual experience about new birth. Kailangan mabuhay na muli ang ating espiritu sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli o ma-born again ng ating espiritu para makita natin ang kaharian ng Diyos. May sinasabi po ang ating Panginoong Hesus dyan tungkol sa born again. Biblical po yan. Sabi sa John chapter 3, verse 3 to 7, verse 3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. O, diba, linaw, wala rin makapunta sa kaharian ng Diyos, kundi siya maipanganak na muli. Verse 4, how can a man be born again when he is old? Nicodemus asked. So natatanong tong pariseo na to, paano daw may papanganak na muli daw isang tao? Surely he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. Ang sagot natin dito ay sure. Talaga nga naman kapag lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, talagang hindi ka na makakabalik sapagkat isang beses ka lang lalabas sa sinapupunan ng nanay mo. Kaya po yung born again hindi po natural na kapanganakan because you are already born physically. Kaya ang born again ay hindi po natural. Pero kayang gawin pero hindi sa paraang natural. So, paano natin maintindihan to, no? Basahin uli natin. John 3:5. I tell you the truth, Jesus answered. No one can enter the kingdom of God unless he is born of the water and the Spirit. So, naging malinaw na dito daw na ipinanganak daw sa Espiritu at sa tubig. So, yung Spirit po diyan ay capital S, referring to the Holy Spirit. Yung water po diyan ay hindi po tubig. Hindi po literal na tubig, no? Ang tinutukoy pong water diyan, sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, you were born again by the incorruptible word of God. Yung word po diyan, yung water works with the Spirit. Kapag nagsama po yung word at Spirit sa isang natural na dead person, nagkakaroon ng spiritual life. Parang sperm cell at egg cell lang naman yan eh. Nagsama sa sinapupunan, nagkakaroon ng physical birth. So, dalawa po kasi yung agency ng physical birth, di ba? The seed of the woman and the seed of man. So, dalawa po rin ang agency din ng spiritual birth. The Word of God and the Holy Spirit. Pag nagsama po yan sa spiritual dead person, may papanganak ang bagong kapanganakan. Kaya nga ang born again is not a religion eh. Born again is a spiritual experience where the spiritual dead person is made alive through the Holy Spirit. If you receive the Lord Jesus Christ by the birth of the Holy Spirit by the inside of you, the Holy Spirit will give you birth
to your spirit. Doon ka palang mabuborn again ayon sa Espiritu. Verse 6, flesh gives birth to flesh, but the spirits give birth to spirit. Sabi diyan, no, flesh gives birth flesh. Ayan po yung physical birth. Diba? But the spirit, capital S, which is the Holy Spirit, gives birth to the spirit, small s, referring to your spirit. Kasi yan po yung namatay. Dahil lahat tayo ay naging makasalanan dahil kay Adan. So Ephesians chapter 2 verse 1, you are spiritually dead. Kaya kapag ipinanganak na muli yan ng Holy Spirit, nagkakaroon ng new birth, bagong kapanganakan. Ang tao pong ipinanganak ng dalawang beses, maaring mamatay ng isang beses lang o baka hindi pa. Okay? Pero ang taong pinanganak ng isang beses lang, mamamatay siya ng dalawang beses. Una, yung kanyang physical na katawan. Pangalawa, yung kanyang kaluluwa mapupunta sa impyerno. So para maiwasan mo ang kapahamakan, kailangan mong ipanganak ng ikalawang ulit. Iyan po ang born again. Okay? Kaya nga sabi sa verse 7, you should not be surprised. My saying, you must be born again. Sabi diyan, it is imperative, you must be born again or else you cannot see the kingdom of God. Yan lamang po ang tanging options. Yung tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan ni Kristo at manampalataya ka sa Kanya, then you will be born again. Kapag ang tao po ay hindi na born again dahil patay ang kanyang spirito, siya po ay nabubuhay para sa sarili. Yung mga hindi born again ay yung mga taong walang time sa Diyos. At kapag nakamatayan niya yan, nang hindi siya na born again, sabi diyan, he cannot see the kingdom of God. Yun sabi ng Bible, di ba? Bakit? You rejected Christ kasi wala kang time sa Diyos. Nabuhay ka sa sarili mo eh. Kapag namatay ka ng hindi na born again at dahil nire-reject mo si Christ nang wala kang kaalam-alam, doon nabibilangin ng Diyos ang mga kasalanan mo mula pagkabata hanggang sa huling hiningan ng iyong buhay. Doon palang sisingilin ng Diyos ang kasalanang namana mo kay Adan, gaya ng napag-usapan natin sa part 1. Sa mga nanonood ngayon, no, tapusin mo ang video na ito kung hindi ka pa naboborn again. We will settle your eternal security later by prayer. Number 3, mga taong nireject ang gospel of grace. Number 3 na mapupunta sa impyerno, mga taong nireject ang gospel of grace. Kapag nireject mo ang gospel of grace, you will surely go to hell. Totoo yun. I will show you the verse. Hindi to opinion ko, no? Sabi utan ng Biblia. Sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9, sabi sa verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Yesus. So maliwanag yung apoy dyan ay yung impyerno, no? At sabi dyan, darating siya at parurusahan daw ang lahat daw ng yung hindi kumikilala sa Diyos at pangalawa, yung hindi sumusunod sa magandang balita o yung gospel. Yung number one, yung hindi kumikilala sa Diyos ay mga taong hindi sa Diyos tumitingin para sa kaligtasan. So napag-usapan na natin yung kanina lang about the taong righteous but not religious. So alam na natin yan. Sabi po sa pangalawa, yung hindi sumusunod sa magandang balita. At dito na po tayo ngayon. Kaya nga yan, no, napaka-biblical ng sino mang hindi sumusunod sa gospel ng Diyos, you will go to hell. Sabi sa verse 9, di ba? Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Kapag namatay ka at nahiwalay ka sa Diyos, siyempre, saan ka pupunta? So, alinaw-linaw dyan, no, na may impyerno ka kapag hindi mo tinanggap ang gospel of Christ. So, ang tanong, no, ano ba ang tamang gospel? Diba? So, ano ba yung tamang gospel in one sentence? Sabi natin one sentence. Ito po yung aking one sentence na napaka-biblical, no? Ang tamang gospel ay libreng kaligtasan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil ikaw ay pinatawad at ginawang banal forever. At ito ay makakamtan mo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya.
So isa-isay natin kung gaano kabiblikal yung statement na yan. Ano? Una, ang kaligtasan po ay libre. Diba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 at Acts chapter 4 verse 12. Libre ang kaligtasan. Pangalawa, kaya ka naligtas dahil pinatawad ka forever. Isang beses lang niya iniandog ang kanyang sarili at sapat na yun para mapatawad ang kasalanan mo kasama yung future sins mo. Ayan po ay nakasulat sa Hebrew chapter 9 verse 12. At pangatlo, ginawa kang banal forever. Nakasulat din po yan sa Hebrew chapter 10 verse 10 na ang kabanalan at ang pagiging righteous natin ay si Christ na mismo. Hindi yung mabubuting gawa o yung pagsunod sa kautosan ng Diyos. So makakamtan mo lamang ito sa pamamagitan lang ng pananampalataya. John chapter 3 verse 16 at John chapter 6 verse 40. So kung napapansin nyo, no, wala kang ambag para maligtas. Kaya nga tinawag na gospel of grace yan eh. Kaya nga grace dahil puro libre, walang kapalit. Kaya mabuting balita nga naman yan, no? Kaya nga ang tawag sa kanya, mabuting balita eh, di ba? Good news, di ba? Libre na. At yan ay pinapangaral ni Apostol Paul. At tinawag niya itong Gospel of God's Grace. Sa Acts chapter 20 verse 24, "However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the Gospel of God's Grace." So tinawag ni Apostle Paul na ito na Gospel of God's Grace. So there's only one gospel. Okay? That is the Gospel of Grace. Any gospel that is not the Gospel of Grace is not gospel. Biblical po ito. Basahin po natin sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8. "I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ." Take note, the different gospel is no gospel at all. Ano man itong different gospel na ito, it is no gospel at all. Look at the verse again. "Evidently, some people are throwing you into confusion." Sa kaso po ng mga taga-Galatians dyan, meron daw nagtuturo sa kanila, which is yung mga Judaizer, okay, na nagtuturo ng maling gospel. Yung mga Judaizers na to, sila yung mga galing ng Jerusalem, pumunta sa Galatia. Ang sabi nila ay eto, tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan nyong magpatuli. Yun ang pamatay dun eh, no? Pero kailangan nyong magpatuli. Tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan nyong sundin ang kautosan. Tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan nilang magpatay ng tupa para mapatawad. Laging may pero, okay? Kapag pinapangaral si Christ. Tanggapin si Jesus, pero laging may pero. Kasi hindi raw sapat. Sabi ni Pablo, no, "Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert." Ang pervert sa Greek word ay metastrepho. Pervert what? The gospel of Christ. Yung una, different gospel. Itong pangalawa, perverted gospel. So let me show you the meaning. The Greek word na ginagamit sa different ay heteros, means different or opposite. Dito po natin kinuha yung salitang heterosexual, di ba? Man and woman, heteros, di ba? Opposite sex. The word heteros kasi means opposite. Kaya nga whatever the true gospel is, baliktad siya, no? So kung ang true gospel ay grace o regalo, ang baliktad naman niya ay works. Okay? So, if anyone teaching you a gospel which is not grace, kundi works, ang tawag din po dyan ay heteros or a different gospel. Meron pang isa, no? The other word used there is the word pervert. Okay? Ang Greek word na ginamit dyan ay metastrepho. The word meta is change. Ang strepho ay reverse or to twist. Let me show you the picture.
So ayan, no, twisted, di ba? Yung works tsaka grace, tinitwist, pinagsama. Metastrepo po ang tawag po dyan ni Apostle Paul. Meaning, to change by twisting. Ibig sabihin, kung ang teaching mo ay grace, tapos nagtuturo ng works, yan po ay different gospel. Pero kung ang teaching ay grace, sinamahan mo ng works, ang tawag po dyan ay perverted gospel. So let me show you the diagram para makita nyo. So ang true gospel po ay ang by grace. Okay? Full grace. All God, no man. Diba? Ang different gospel po ay no grace. All man, no God. Halimbawa, ito yung kanilang gospel eh. Para maligtas ka, kailangan mo maging mabuti. O, diba? O kaya, para maligtas ka, sipag at tiyaga lang yan. Push mo yan. Diba? Para maligtas ka, eh, mag-donate ka sa simbahan ng mga upuan. Hallelujah. Para maligtas ka, magpamisa ka. So, yan po yung no grace, puro works. So, siya yung different gospel. Ang half grace naman ay half God, half man. So, hybrid po ito, no? Mestizo to, men. Diba? Pinaghalong grace at yung works. Tawag po ni Apostle Paul diyan ay metastrepho, perverted gospel. Yan po ang pinakadelikadong turo sa panahon natin ngayon. That is so very, very, very dangerous. Marami pong nabudol na pastor dyan. Okay? Yang pong metastrepho, very dangerous kasi pinapakita si Jesus, binabanggit din ang finished work, pero, yun yung pamatay eh, yung pero. Kasi ang sima nun, laging may pahabol. Okay? Halimbawa, tanggapin mo si Kristo, pero, dapat kaanib ka sa iglesia para maligtas ka. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero, kailangan si Birheng Maria dahil kapag si Kristo ay nagagalit, ang kanyang ina ang nagpapakalma sa kanya. Diba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong tumulong sa nangangailangan. Dalawin ang mga nakakulong at damitan ang mga walang damit para maligtas ka. Diba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong umaten ng church para sure na ang iyong kaligtasan. Diba? Naririnig sa mga pastor yan eh. Tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong gumawa dahil patay ang pananampalatayang walang gawa. O, diba? Napaka-deadly and deceiving at maraming nabudol po dyan sa ganyang idea. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero humingi ka ng tawad kada minuto para sure na maligtas ka. O, yan, dati po ganyan ako eh. Ganyan po ako dati. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero dapat magpagamit ka sa Panginoon sa ministry para sure na ligtas ka. O, diba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan faithful ka sa pagbibigay ng tithes and offerings. Okay? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan meron kang 12. Group 12. Okay? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan nabautismo ang kanang lubog at nakatayo, hindi nakahiga. Nako, kung iisa-isayin natin yan, ang dami pa akong example niyan. Parang sa panahon ni Apostle Paul noon, nabanggit sa Bible to eh, na tanggapin si Jesus pero kailangan magpatuli. Dahil kasi, kung tinanggap mo si Jesus pero kung hindi ka nagpatuli, eh hindi ka rin ligtas. So dahil gusto mo rin maligtas, tanggapin si Jesus, magpatuli ka. Alam niyo po, nung 15th century or nung 1517, sa panahon ng Reformation, ang nilalabanan po ni Martin Luther ay yung et Christus versus solus Christus. Nung panahon po ng simbahang Katoliko, ang kanilang posisyon ay et Christus, means Christ and. So yung ang literal translation ng et Christus ay Christ and. Nako, endless po yan. Halimbawa, Christ and the Church, Christ and the Pope, Christ and Mary, Christ and the Rosary, Christ and the Apostle Creed, o kaya Christ and the Indulgence, diba? O indulwensya.
parang sa panahon natin ngayon, no, Christ and tithes and offering, Christ and baptism, Christ and the ministry, Christ and discipleship. Now, don't get me wrong, walang masama sa discipleship. Mahalaga po ang offering at mahalaga ang ministry. Pero hindi mo pwedeng idagdag mo siya sa ginawa ni Kristo sa isyu ng kaligtasan. Nagigets nyo ba? Maaaring sabihin mo sa akin, hindi mo pinapahalaga ng programa, Edwin. Teka. Pinapahalagahan ko ang programa, pero ang isyu ng kaligtasan, hindi mo yan pwedeng idagdag sa ginawa ni Kristo. Sapagkat sapat na ang ginawa ni Kristo para maligtas ka. We love what we do in our church, pero hindi mo siya pwedeng idikit sa tinapos na gawa ni Kristo regarding sa kaligtasan. If you added after Christ, that is perverted gospel. Ngayon, ano daw ang hatol sa mga nagtuturo ng different gospel at perverted gospel? Sa Galatians chapter 1 verse 8, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned." Yan na mabigat. Ayan na po yung mabigat, guys, sa verse. Ang Greek word na ginamit po dyan ay anathema. Sa King James po ay a curse. Let him be a curse. Now, hindi lang isang beses. Dalawang beses inulit tong verse na to. Tinan niyo yung verse 9 naman, "As we already said, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned." Ang sabi dyan, no, "As we have already said, so now I say again." Now, isip-isip din konti pag may time. Bakit inulit? Kasi mahalaga. Alam nyo, yung inuulit lang ay yung mahalaga. Di ba kapag nanay mo may binilin, kapag mahalaga, inuulit? May emphasize ba? Di ba? Ine-emphasize yan. Sabi sa verse 9, "As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned." Sakit niyan, ano? Sa Greek word, anathema, at sa King James, be a curse. So now, ano ibig sabihin po ng anathema? Anathema means go to hell. That is why if you reject the true gospel, which is the gospel of grace, you will go to hell. We say that with no pleasure in our hearts, mga kapatid. Kahit ako, nung binabasa ko ito sa Greek, halos 3 buwan kong hindi ito matanggap, ang mensahe na ito. Kasi isa ho akong born again Christian at isang buwan akong struggle sa isang katotohanan. Hindi ko matanggap nung una eh. Diba? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Dahil marami na rin akong mahal sa buhay na na-born again na, and yet they are under the perverted gospel churches. Ito ang nakakasyak, mga kapatid at mga kababayan, at ito ang isang katotohanan. Maraming mga born again pastor, obispo, at evangelist ang mapupunta ng impyerno. Akala ko dati nasa tama na pala ako, pero nung maintindihan ko ang turong ito, nag-alala ako sa mga kilala ko, mga pastor. Kasi po maraming mga born again Christian pastor na nagtuturo na nawawala daw ang kaligtasan dahil parang hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Anako, delikado po yun. At marami po akong kilalang ganyan. Parang sinabi mo na rin na kulang pa yung ginawa ni Kristo para maligtas ka at patawarin ka forever. Those who are watching this, we love you enough to let you know, hindi gusto ng Diyos na pumunta ka ng impyerno. But if you reject the true gospel that God has provided through Apostle Paul, and the means that God has provided is through the gospel of grace, and you rejected the gospel, sabi ni Paul, anathema, be a curse, you will go to hell. Basahin natin yung ibang version, no? Sabi sa ibang version sa Good News, verse 8, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell." Ayan, literal. "We have said it before and now I say it again. If anyone preach to you a gospel that is different
from the one you accepted, may he be condemned to hell. So this is the accurate translation. May he be condemned to hell. Kasi anatema ang ginamit. Ang linaw-linaw po mga kapatid, no, talagang you are condemned talaga sa hell. Ang liwanag sa Biblia, mapag-Greek o mapapolar na translation, isa sinasabi. Kaya panahon na siguro para suruin ng mga nagtuturo ng Bible, mga pastor, kung nasa tamang gospel po ba tayo? Napaka-fatal po ng teaching about the doctrine of salvation. Kaya sobrang warning ang binibitawan ni Apostle Paul. So there are few things you just simply cannot compromise. The gospel of grace is one of them. You just not compromise it, mga kapatid. Sa dami nating tinuturong doktrina ng Biblia sa simbahan, salvation po ang pinakamahalaga. It is just the heartbeat of God, the real gospel. Napakasailan po ng Diyos pagdating po sa kanyang anak. Ang sabi nga ni Apostle Paul, mas mahalaga pa ito kaysa sa kanyang buhay. Sabi sa Acts chapter 20 verse 24, but one of these things move me, neither I count my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord Jesus Christ. Ano lang daw? To testify the gospel of grace of God. Super, super, super important ang gospel of grace. Kaya delikado sa isang pastor ang magturo ng maling gospel. Di ba kayo nagtataka, mainit ang dugo ni Kristo sa mga religious teachers nung panahon niya? Yung mga scribe at pareseyo lagi niyang sinosopla. Kasi nga naman, insulto kay Kristo yung regaluan ka ng libreng kaligtasan. Tapos ikaw na pastor o nagtuturo ng Biblia na inaasahan ng Diyos na magturo ng tama, dinadagdagan mo, parang sinasabi mo na kulang yung regalo ni Kristo. Di ba? You are giving misinformation na pwedeng maligaw ang mga tao dahil sa iyo. Imbis na maging kakampi ka ng Diyos, nagiging kaaway ka pa ng Diyos ngayon dahil sa misinformation mo. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya-kaya mo magdala ng milyong-milyong tao mapunta sa impyerno dahil sa maling gospel na pinagtuturo mo. Kaya super, super important ang gospel of grace. And yet, meron pong mga enemies of grace. And who are the enemies of grace? The enemies of grace are people who preach a different and perverted gospel. Kaya kapag nag-preach po sila, hindi kailangan si Kristo. Ang kailangan lang ay sipag at tiyaga. Yan po ay different gospel. Ito naman, tanggapin mo si Kristo pero ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ang pananampalataya kay Kristo ay hindi sapat. Dapat kailangan may sipag at tiyaga. Yan po ay perverted gospel. Yung isa po, inalis si Kristo. At yung isa naman, sinamahan si Kristo. Yung dalawa pong yan ay parehas na maling gospel. Yan po ang the enemies of grace. Ang the enemies of grace na yan ay nabanggit ni Apostle Paul. Ang sabi niya sa Philippians 3:18, for as I have often told you before and now say it again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. So ang cross of Christ is the message of the cross, and the message of the cross is grace. So those are the enemies of grace. Ito ay malaking kalokohan sa kanila dahil hindi nila naiintindihan ang bagong tipan. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is this the power of God. Yung message of the cross ay yan po yung the gospel of grace. Kasi ang mensahe po ng cross is all about gift. Okay? Kaya malaking kalokohan ito sa mga mapapahamak talaga. Sabi dyan na kalokohan to sa mga mapapahamak. Kaya kung ikaw ay Bible teacher at ang gospel of grace ay malaking kalokohan sa iyo, kasama ka sa mapapahamak men. Yan po ang sabi ng Bible, kapatid. Kaya nga hanggat may oras pa, kapatid, hanggat hindi ka pa napapahamak, pag-aralan mo na ang tamang gospel. Kasi kapag nakamatayan mo yan, wala na pong bawian. Ngunit kung ang gospel of grace ay kapangyarihan ng Diyos para sa iyo, kapatid, congrats, kasama ka sa maliligtas. Yan po ang sinasabi sa verse na yan. So with the conclusion, no, ang tatlong klaseng taong ito ay sila yung tunay at biblical na mapupunta sa impyerno ayon sa Biblia. Iisa lang po ang dahilan kung bakit sila napunta sa impyerno.
they reject what Christ did on the cross. Remember, sinabi ko sa part 1, ang pagpunta niyo sa impyerno ay hindi base sa pagiging makasalanan mo, kundi pag nireject mo, yun iisang paraan ng Diyos para maligtas ka. Walang iba kundi yung manampalataya sa kanyang anak. Tinayaan, yung una, kaya ko nasabi na nireject niya si Kristo dahil masyado siyang believe sa kanyang pagiging religyoso, panatiko, at pagiging madasalin. Nang akala niya papapasukin siya sa langit dahil sa pagiging busy sa ministry at paggawa ng mabuti. And yet hindi niya alam na si Kristo ay sapat na para siya ay maging banal at maligtas, hindi sa kanyang mabubuting gawa. The reason siya ay napunta sa impyerno. Yung pangalawa ay yung mga hindi na born again at hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sila ay buong buhay na walang time sa Diyos at mahaba ang kanyang time para sa sarili. Puro pagpapayaman, kasiyahan, at sa mga bagay na material lang siya nakafocus. Ayaw niyang pinag-uusapan ng Diyos. Wala siyang chance na ma-born again nung siya ay nabubuhay pa. Siya ngayon ay napunta sa impyerno at huli na ang lahat. At yung pangatlo, ang pinaka-deadly sa lahat ay yung mga pastor, obispo, pari, ministro, ebanghelista, Bible teacher na nagtuturo ng maling gospel. Sila yung nagtuturo na ang kaligtasan ay good works lang o pabagitan lang. At sila rin po yung nagtuturo na ang kaligtasan ay libre din pero may halong works. May halong performance. They rejected the teaching of the gospel of grace kasi hindi nila matanggap na wala kang gagawin sa kaligtasan. Gusto nila meron kang gawin din para maligtas bukod sa ginawa ni Kristo. Sila ngayon ay nasa impyerno at hanggang ngayon, sinusumpatan nila ang Diyos dahil bakit daw sila nasa impyerno samantalang sila naman daw ay mangangaral ng salita ng Diyos, nagpalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan at gumawa ng himala sa kanyang pangalan. Ang pangatlo po ang nakakalungkot sa lahat. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo sa oras na ito at humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan mula aking pagkabata hanggang sa minutong ito. Patawad po at nandito po ako, aking tinatanggap ang regalo ng kaligtasan na iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Nananampalataya po ako sa oras na ito na ako'y pinatawad mo na at sinulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay bago mo palikhain ang mundo. Mula ngayon, bilang pasasalamat sa iyong regalo ng kaligtasan, mabubuhay na po ako na may relasyon sa iyo. Salamat po. Ligtas na po ako sa pangalan ni Jesus. Amen.